ay nagmula sa kanyang daraan at 72 ay napabilang ang simbahan ng loob sa nasasakupan ng parokya ng San Pedro at San Pablo. Sa aplaya ng ito ay maging isang ganap na parokya. Dito nagsimulang magkaroon ng regular na misa tuwing araw ng Linggo sa hapon at ang bari ay galing sa aplaya. Ang imahe ni Santa Maria Magdalena ang naging patrona ng barangay Loob dahil ayon sa kasaysayan, maraming mga imahe na talaga sa parokya ng San Juan Bautista ang ipinamahagi ng nasira ang estruktura ng parokya sa digmaan ng hapon laban sa Amerikano. Maria Magdalena ay ipinagkatiwala kay Ninong Juana Arellano para ingatan dahil siya ay isang tunay na mananampalataya na Tagaloob. Sa kasalukuyan, dalawang barangay ang nasasakupan ng parokya ng Santa Maria Magdalena, ang Loob at ang Umisa. Isa sa mga tradisyon ng ginamit ay ang pagposisyon ng pasayaw na mas kilala sa tawag na karbol. Ito ay isang paraan ng pasasalamat ng mga kapatid sa ating sa mga biyayang nakakamgat ng bawat isa. Ang sumusunod sa mundo ay sasalamin natin ang pagpasok ng inatlong imahe kasama ang sambayanan ng Diyos mula sa Magdalena, Laguna. Ang parokya ng Santa Maria Magdalena ay natitiyak na isang matandang pamayanan dahil naging panghina na ito
at natapos ang bagong kusay makalipas ang 5 taong pagtutulong-tulong ng mga mananampalataya. Ang kasalukuyang bahay dalanginan Magdalena,
panahon ng Kwaresma. Noong Hunyo 18, taong 2017, isang napakalaking biyaya ang ipinagkaloob sa atin dahil sa pagdating ng mga relikiya ng mahal nating patrona na si Santa Maria Magdalena. Ito ang kapirasong damit mula sa kanyang kasuotan nang siya ay nabubuhay pa at kapirasong buto mula sa kanyang katawan. Ito ay pinagkatiwala sa atin ng The Cause for Canonization of Blessed Ivanhoe's Tides Incorporation na kilala sa Reliquarium, the home of the sacred relic sa Marikina City sa pamumuno ni Brother Dave De La Cruz na siyang Vice Postulator for the Cause of Canonization of Blessed Ivanhoe's. Ang ating parokya ay tahanan ng maraming kayamanang pansimbahan. Kaya naman ito noong ding taong 2017 na itayo ang Museo de Santa Maria Magdalena na itinuturing na unang pamparokyang museo sa Diocese ng Antipolo. Noong 2018, itinala ang simbahan ni Santa Maria Magdalena bilang unang pandiyosesis na Lumbana na itinalaga sa apostol ng mga apostol sa Pilipinas sa pamamagitan ng isang deklarasyon na nilagdaan ng obispo ng Antipolo. Ngayon ay apostolikong administrador ng Antipolo, lubhang kagalang-galang business. Thank you.